OFW na Bansang Libalon na nagsasabi kung may pangarap ka, samahan mo ng gawa, tsaka ito yung makakamit. So ngayon mga idol, napakinggan na po natin ang iba't ibang kwento ng kwentong OFW, no? So ngayong gabi mga idol, isa na namang kwento ang ating matutunghayan, mapapakinggan na talagang talagang aantig ang ating mga damdamin pag ito'y ating mapakinggan. Sari-sari pong kwento ang ating mapapakinggan sa loob ng 28 days. Bali ngayong gabing ito po ay bali pang anim na gabi na ito na ating inilathala ang kwento ng bawat isang OFW sa kanilang mga karanasan. Kung bakit sila ng ibang bansa, ano ang hirap o dinanas nila sa ibang bansa. So ngayon mga idol, wag na po natin patagalin. Nandito na po ang usunod na kwento ng OFW. Pakinggan po natin, talagang isa na naman itong pupukaw o aantig sa ating mga damdamin. Naway magbigay ng aral at inspirasyon ang bawat kwento na ating ninatahala dito sa aking YouTube channel. Muli, Ronald Lim, OFW ng Bansang Libanon na nagsasabi, kung ayaw mo, wag nyo. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe sa aking channel. Kung hindi naman, wala naman po problema. Ayan po. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Magandang araw po sa ating lahat. Itago mo na lang ako sa pangalang Beng Beng. 1996 nang umalis ako sa bansang Pilipinas patungo dito sa Lebanon. Dahil wala pa akong 22 years old, pinatanda ng tiyahin ko ang aking edad ng 3 taon sa passport para makalipad tungo dito sa Lebanon. Sabi niya, sales clerk ang magiging trabaho ko dito dahil yan ang linya ko sa Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad, yaya ako ng kambal na newborn baby girls sa lugar ng Zahali dito sa Lebanon. Napakahirap dahil wala akong alam sa trabahong nabanggit. May mga sakit yung mga bata. Yung isang bata kailangan operahan sa mata dahil walang butas ang kanyang mga mata na lalabasan ng luha. Yung isang bata naman, doble ang sinusuot na diaper dahil may sakit din siya. So meaning, ako talaga yung mahihirapan kasi sa room nila ako natutulog. Araw-gabi ako ang kasama nila. May kasambahay silang isang Sri Lankan national. Nagtiis ako, ngunit sa umpisa lahat ginawa ko upang ako'y ibalik sa agency. Nagsakit-sakitan ako kung wari, nagsusuka. Pero wala ako magawa, ayaw talaga ako pakawalan ng amo ko. Siguro dahil mabait. Lumipas ang ilang buwan, napansin ko pag umaalis ang mga amo ko, nilalak nila ang pinto, nasa loob kami, naiiwan. At binibilang ang itlog. Bawal kumain, kailangan hintayin mo sila o mag-abot sa'yo. Araw-araw ganun ang ginagawa. Noong nagkaisang taon na ako, isang gabi umalis sila. Pinakalaman ko ang refrigerator nila. Sa madaling salita, nagnakaw ako ng makakain. Karne siya na nakalagay sa garapon o sa isang bote na pwede ipalaman sa tinapay. Nabasag ko yun sa sobrang tigas buksan. Natakot yung Sri Lanka o Sri Lankan National. Ako na mismo tumawag sa amo ko para sabihin ang nangyari. Maya-maya dumating na sila. Nagwala ang madam. Halos ibato sa akin ang mga plastic na upuan. Pero di ako natinag, lalo siyang nagwala dahil sinagot ko siya. Ngunit, mananalo ba tayo sa amo? Lalo na dito, wala kang karapatan. Wala kang pwedeng ikatwiran. Lumipas ang 2 taon at 3 buwan, natapos ko sa wakas ang aking kontrata. Na hindi tumaas ang sweldo. Di makapag-day off sa mga panahong yun. May mga Pilipina na akong nakilala sa balcony namin noon hanggang sa may tumulong sa akin na makabalik muli. Nakauwi ako sa taong 1998 November sa Pilipinas. May dalang $1,000.
Sa 2 taon na yun, sa squatter pa din nakatira ang nanay ko sa Tondo, Maynila, at ang kapatid at mga kapatid ko. Kaya naman napilitan na naman akong bumalik dito sa Lebanon taong 1999. But this time may tumulong sa akin Pilipina na may kakilalang Lebanese na matanda. Siya ang nag-sponsor sa akin. Nakapagtrabaho ako ng maayos, ngunit sa kadahilanan ako'y malaya sa labas. Nagwo-work. Year 2000, nakilala ko ang isang Pilipino na in love ako. Binuhos ko lahat-lahat sa kasawayang palad. Babaero siya. Bukod sa tanging gwapo, napakabait niya sa babae. Isa ako sa nabihag niya. Matanda siya sa akin ng 6 na taon. Mula taon 2000 till 2006, naging kami. Away bati, bugbugan pag nagkakainuman. Nagdesisyon ng amo ko na ipagamot ako dahil gusto ng amo na magkaanak na kami. In short, nagbunga ang pagpapagamot na yun. Lahat na gastusin ay sagot ng amo ko. Taon 2006, May 15, sinilang ko ang batang lalaki. Ngunit July taon din ng yun, nagkagera dito. Israel binomba ang bansa nila dito sa Lebanon. Isa ako sa natakot, lalo na at bagong panganak ako. Nagdesisyon akong sumama sa repatriation sa embassy. Sumama naman ang ama ng anak ko. Dinala niya kami sa lugar nila sa Tanay Rizal, sa Maynila. May 2 siyang anak sa tunay niyang asawa. Sama-sama kami sa isang bahay, ngunit hiwalay na sila sa asawa niya. Dahil sa kailangan niyang bumalik, naiwan kami ng anak ko at mga anak niya nang magkakasama sa isang bahay. Pero patuloy pa din pambababae niya. Kahit nakabalik na siya dito, nagtiis na naman ako sa piling ng mga anak niya kasama ang masamang mga ugali. Pero lahat may hangganan. Muwi ako sa nanay ko sa Tondo, bitbit ang anak ko at pag-asang mag-a-abroad ako muli. Sa kabutihang palad, nag-open muli ang Lebanon at okay pa ang ikama ko o residence ID ko sa amo ko noon. Pinadalan ako ng ticket at nakabalik ako dito. 11 months pa lang ang aking anak noon iniwan ko. Breastfeeding siya sa akin, kaya mahirapan talaga kami pareho. Nung dumating ako, pinuntahan ko agad ang ama ng aking anak. Sa utos na din ng aking amo noon, naakyatin ko ang Zahali. Sa kasawayang palad, ginamit niya ako ng gabing iyon. Ngunit masasakit na salita ang kanyang binitawan habang nagaganap ang mga oras na iyon. Ang sakit-sakit sa dibdib. Yun nga, nahuli naming panig. Nasa huli naming panig. Tuwing weekend, hinahabol-habol ko siya sa Dora, sa Hamra, sa Sunshine. Sinasaktan niya ako sa harap ng maraming tao. Minumura, inaalipusta sa harap-harapan. Nakikipaghalikan siya sa iba't ibang Pilipina. Para pasakitan ako. Halos 2 taon na ganun ang senaryo ng buhay ko dito sa Lebanon. Kaya minabuti kong lumayo ng mag-apply sa Dubai. Naging OFW ako sa Dubai. At the same time, naging lasinggera din. Pag may off, nasa bar nag-iinuman, nagkaroon ako ng mga karelasyon, mga Pilipinong walang layunin maging totoo sa katulad kong single mother. Tinanggap ko sa sarili ko na ganun na lang ang magiging buhay ko. Ganun pa man, di ko pinabayaan ng anak ko at ang nanay ko, mga kapatid. Sa Dubai, nakapagpundar ako ng bahay at lupa sa Kawit, Cavite. Subalit, year 2013, nakareceive ako sa email ko mula sa dati kong part-time sa Lebanon. French national na mayaman, nag-offer ng malaking sweldo.
Tinanggap ko naman, nakabalik ako from Dubai to Lebanon. March 2013, maayos naman although malungkot ako, ngunit dahil malaki ang sweldo, naging practical ako. Mayo ng taon din yun, pinakilala ako ng aking kaibigan sa isang Lebanese Armenian. Nagustuhan niya ako sa video call namin ng kaibigan ko. Pinapanood niya pala ako habang magkausap kami ng kaibigan ko. Simula noon din niya ako tinantanan. Mabait siya kahit ayaw ko sa ibang lahi, sabi ko sa sarili ko. Bakit di ko subukan? At ito na nga, pinakasalan ako sa simbahan. Siya nagpatuloy ng pagbayad ko sa bahay at lupa na ngayon ay fully feed na. Siya rin ang nagpaaral sa akin mga anak sa Pilipinas. Sa ngayon, I am happy married and I really blessed with a beautiful daughter and a loving husband. Salamat kay Ama sa pagiging gabay at patnubay. Kaya lahat tayo ay may magandang hinaharap, manalig lamang, kumapit sa pangako ng Ama sa langit na may mahal niya tayo. Naway pulutan ito ng aral at inspirasyon sa lahat. Lubos na gumagalang bang bang ng board sa board. Maraming maraming salamat, hanggang dito na lang.